Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Christoph, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang pagpapahayag ng may paggalang sa anumang ideya o opinyon ay napakahalaga para sa batang katulad mo. Napakahusay mo sapagkat ito ay iyong natutunan mula sa naunang aralin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na matututunan mo ang pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa. Suriin natin ang mga larawan. Nagpapakita ba sila ng pagsasaalang-alang sa kapanan ng iba? Nananalaytay sa dugo nating mga Pilipino ang pagkabayani. Tayo ay lahi ng mga bayani. Nakatatak na sa ating kaugalian na dapat inuuna ang iba bago ang sarili. Handa tayong mag-alay ng buhay para sa ating kapwa, sa ating inang bayan o bayang sinisinta. Sabi pa ni Jesus sa Biblia, wala nang higit pa o iba pang pinakadakilang pag-ibig kundi ang pag-aalay ng sariling buhay para sa kaibigan. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsasaalang-alang lagi sa kabutihan at kapakanan ng kapwa. Paano ba ito maipapakita? Ang iyong mga magulang ang isang magandang halimbawa na iyong dapat tingnan. Isinantabi nila ang kanilang kapakanan mula nang ikaw ay ipinanganak. Para sa ikabubuti mo, sila ay nagtatrabaho upang ikaw ay makakain. Ginagawa ang gawaing bahay upang mapanatiling malinis at ligtas ang iyong kapaligiran. Sila ang nagbigay sa iyo ng unang karapatan mong natamasa, ang karapatan mong mabuhay. Sa pamilya natin unang natututunan ang pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa. Isa ito sa mga mabubuting kaugalian na nararapat na patuloy na isabuhay at pagyamanin ng bawat pamilya at individual. Bukod sa iyong mga magulang, marami pang mga individual na maaari mong maging huwaran o halimbawa ng pagsasaalang-alang ng mga kapakanan ng iba, tulad ng mga banal na tao o santo, bayani ng ating bansa, at sa kasalukuyan ay ang mga OFW natin at frontliners at marami pang iba na tahimik na nag-alay ng buhay para sa iba. Bagamat ikaw ay bata pa at maaring hindi mo pa kayang tumbasan ang pag-aalay ng buhay nila para sa kapwa, ikaw naman ay maaaring magsaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa sa abot ng iyong makakaya.
Maari mo itong magawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan. Pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport. At pagtatanggol kung sila ay inaapi. Ito ay dapat mong gawin sa iyong kapwa sa mga panahong higit nilang kailangan ang tulong, pag-aalaga o pagkalinga. Gawain sa pagkatuto. Kopyahin at sagutin ang gawain sa iyong sagutang papel. Isulat sa unang kolum ang mga taong nais mong tulungan at isulat naman sa ikalawang kolum kung ano-ano ang plano mong itutulong sa kanila. Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang pagsasaalang-alang ng kapakanan at karapatan ng kapwa. Kita-kit sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam.